Magandang hapon po sa ating lahat, sa mga kapwa ko FW sa anuman sulok ng mundo. And first time ko po to magsasalita bilang OFW. Bakit ganun naman ang ating pamahalaan sa Pilipinas? Kailangan pa silang maglagay ng mandatory PhilHealth 3% premium. Ano na ang mangyayari sa atin kung maglalagay sila ng ganun 3% mandatory? Magkano lang ang sinasahod ng isang OFW? Kung kailan dumadanas tayo ng ganitong epidemya? Mula Pilipinas, saan man sulok ng mundo, lahat tayo nakakaranas. Kami man dito sa Dubai. Diyan sa Pilipinas, kahit paano may ayuda. Kami dito, wala kaming nakukuha na ayuda. Pahirapan pa kami. Ang daming hinihingi ng imbahada na requirements para makahingi ka ng ayuda. Ibigay mo na ang requirements, hanggang ngayon, wala pa si ayuda. Samantalang kayong nagpapatupad na magdadagdag dyan sa PhilHealth na 3% premium na yan na contribution. Hindi po kami bangko dito at hindi po masarap ang buhay namin dito. Ang kinakain po namin dito, sardinas, itlog, wala pang ayuda. No work, no pay. Ano na po ang gagawin nyo sa amin? Ano yung pag kami po ba ay nagkasakit, magagamit po ba namin yung PhilHealth na yan? Magagamit po ba ng pamilya namin? Samantalang pag ang anak mo ay 18 pataas, wala na, hindi mo na magagamit. Eh katulad ko, malaki na yung anak ko, 20 anyos na. Paano niya magagamit yung PhilHealth na iku-contribute ko? Hindi na makatao. Problema sa Pilipinas, lagi sa OFW. Anong palagay niyo sa amin, umaanak ng pera dito? Na automatain ng pera? Na kada kikibot na magano kayo ay katungkulan namin magbigay? Paano naman kami? Ano, bubuhayin na lang namin ang gobyerno mga kurakot dyan sa Pilipinas? Eh, magpalit tayo ng pwesto. Kayo na lang maging OFW, kami dyan sa, ano, Senado. At kami yung mangurakot sa inyo. Katutuwaan nyo ba kami? Abi, hindi kami maanak ng pera din eh. Kung hindi kami magbabanat ng buto dito, ay hindi kami kakain. Diyan sa Pilipinas, may ayuda dito. May ayuda ba kami? Masarap ba buhay namin dito? Buti pa kayo dyan. Lalo na yung mga nakapwesto, paupo-upo lang, may sahod. O, pasalisalita pa sa mga, ano yan, kongreso. Laway lang ang punan, may sahod na sila, milyon pa. Eh kami dito, kung hindi magbabanat ng buto, hindi ka kakain. Kung hindi ka magpa-part-time, hindi ka rin kakain. Tapos manghihingi kayo ng dagdag na ano? 3% premium na contribution sa PhilHealth. Eh paano pag nagkasakit kami, uuwi kami ng Pilipinas para lang magamit namin ang putang inang PhilHealth na yan? Mapapamura ka naman eh. Ano na lang ang mangyayari sa amin? Sa kakarampot na sahod, hindi po libre dito. Ang bahay po, binabayaran namin. Ang pagkain, binibili namin. Ulti po malunggay dito, binibili. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas, manalbus ka lang, pwede, libre. Dito po lahat binibili. Walang libre dito. Hindi ka pwedeng pumunta doon, makiinom ka. Dito binibili rin. Lahat dito may halaga, ultimo sintimo. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas. Ano't ano man ang mangyari sa amin dito, kami lang sarili namin. Tapos ganyan ang gusto nyo? Yun, namigay kayo ng mga subs na yan. Na kami ba may mga pamilya sa Pilipinas, kaming OFW, nabigyan ba ang pamilya namin? Anong katwiran nyo? May pamilyang OFW? Anong palagay nyo sa amin, hindi lockdown? Tapos pagdating sa contribution, kami ang dadagdagan nyo? Anong klase? Makatarungan pa ba yan? Wala na yan sa katarungan na. Nasaan ang hustisya para sa OFW? Hindi bayanin Pilipino, patay na lahat ang bayani. Si Rizal nga, binaril sa luneta eh. Oh. Hindi kami umaanak dito ng pera, kaya hindi kami sang-ayon sa gusto nyong ipatupad na yan sa ano na yan, premium contribution na yan. Paano na lang kami? Hindi patas. Maawa kayo sa mga OFW. Dito kinukuskus, dito inidoro. Kumita lang. Kaso minsan ang kita hindi pa sapat. Iisa-isahin mo yung bayad sa bahay, pagkain mo, padala mo sa Pilipinas, pansarili nga, wala na eh.
Tapos magdadagdag pa kayo sa PhilHealth. Ano? Pag nagkasakit ba kami dito, magagamit ba ang putang inang PhilHealth na yan dito? Pwede ba ibigay namin yan dito? Ay, ito daw. Galing Pilipinas kasi nagbabayad kami. Magagamit ba namin yan dito? Konting utak naman ang gamitin nyo, mga nasa pwesto. Hindi yung porkit kayo ay kumikita na, ginagatasan nyo pa ang Pilipino. Hindi masarap ang buhay namin dito. O, magtatrabaho na lang kami para sa gobyerno. Tapos sa bandang huli, tinitira nyo rin OFW. Eh, isa nga ang OFW sa malaking kontribusyon eh. Pero nung nabigay kayo niya ng SAP na yan, nakatikim ba ang pamilya namin? Wala. Ultimo piso. Kaya sa butuhan, alam na rin namin. Huwag na rin lang bumoto. Sayang lang iboboto namin. Dahil haba inilalagay kayo sa pwesto, kami naman ang inilulubog ninyo. Buti pa kayo. Aasa na lang kayo sa OFW. Yung OFW, kuba na, katatrabaho, nagkakasakit na. Di bali sana kung magagamit dito yan sa ibang bansa yan, PhilHealth nyo na yan. Magagamit na may anak na maliliit dyan sa Pilipinas. Yung iba siguro, pabor, kasi nagagamit nila. Paano kami, hindi namin nagagamit? Wala kayong awa sa mga OFW. Hindi kami bayaning Pilipino. Bayaning gatasan ng mga nasa pwesto. Yan, yan ang itawag nyo sa OFW, bayaning gatasan, hindi bayaning Pilipino. Bayaning gatasan nasa kapwesto sa Pilipinas. Yan, yan ang ano ngayon. Sasabihin nyo pa para sa amin din. Ano para sa amin dun? Magtatrabaho na lang kami para sa inyo, paano na? Kung ito nga konti namin kinikita, hindi nga sumasapat sa pamilya namin, magpapabatas pa kayo ng ganyan. E magtrabaho na lang kami para sa inyo. O kung pwede nga lang, umuwi kami para lang dyan na kami mag-ano sa Pilipinas na wala na kami yung pinuproblema eh. Dyan na lang kami magtatrabaho. Pero bakit nga ba kami pumupunta ng ibang bansa? Kasi yung kinikita diyan sa Pilipinas, hindi sasapat. Halos doble nga ng kinikita namin dito. Habang kami nagtitiis sa malayo, kayo naman gusto nyo kikita kayo ng kikita. Abay, paminsan-minsan eh, magbanat din naman ng buto. Kayo kaya dito magkudkod ng inidorot, kayo magpuyat kaya. Kayo ang mag-ano dito sa disyerto. Kayo magtiis dito sa initan na maintindihan nyo. Palibasa, hindi kayo ang nakakaranas ng dinadanas namin. Kaya baliwala lang sa inyo yung mga gusto nyo. Pabatas-batas pa kayo nalalaman. Lalo nyo lang inaano yung mga tamad, mga chismosa. Ang tamad, lalo nyo ginagawang tamad, silang pukpukin nyo. Hindi yun na kuruin mo yung walang trabaho sa Pinas. Sila nakatanggap ng ayuda. Sila nakatanggap ng SAP, yung may pamilya ng OFW, nagkakayod. Nagbabanat ng buto, nagpapakapuyat. Walang natanggap ang pamilya sa Pilipinas. Tapos gusto nyo ganyan? Pwede ba namin gamitin yan talaga dito yung PhilHealth na yan? Hindi na maganda mga pinatutupad nyo. Palbasa, hindi kayo nagbabanat ng buto. Paupo lang kayo sa kongreso. Nagpapatupad ng batas ang putang inang mga senador na yan na nagpatupad yan. Pinuputang ina ko kayong lahat. Wala kayong awa sa OFW. Hindi po kami tumatay dito ng pera kung hindi po magkukudkod ng inidoro, magpapakabilad sa arawan, sa disyerto, at magtitiis sa init. Hindi po kami kikita ng pera. Hindi po kami kakain. Hindi po masarap ang buhay namin dito. Para pagka gusto niyo yung contribution na dagdag kung ano-ano, eh magbibigay kami. Lagi na lang papayag. Eh magpalit na lang po tayo ng pwesto. Kami na lang dyan sa kongreso, mga OFW. Kayo ang magtrabaho at magpadagdag kami ng magpadagdag. Sobra na ang ginagawa nyo. Kala nyo malaki ang kinikita ng OFW. Kaya ngayon iba dito nagpapakamatay na. Mahirap po magtrabaho ng malayo sa pamilya.
Hindi po masarap ang buhay namin dito. Hindi po dinadakot ang pera. Patupad ng patupad. Wala na sa hulog ang pinatutupad nyo. Nakakagigil na. Sobra na. Sige po, at ako'y nahahay vlog na sa puntag ng mga nasa kongreso na yan.